Welcome back to my YouTube channel. This is Nur Hazna again. Kumusta po kayong lahat? I hope nasa mabuting kalagayan kayo. Alam ko matagal na ako hindi nag-upload ng video. Sorry for that because I was so busy. Wala akong oras para gumawa ng video. But I'm back. As of now po, andito na po ako sa Pilipinas. Wala na ako sa Saudi Arabia. Umuwi ako nung last December 5, kahapon po ng Sunday, yung flight ko papuntang Pilipinas. Nandito na ako sa hotel quarantine. As you can see, ang ganda-ganda ng room na pinoprovide ng OWA para sa mga OFW. Talagang napaka-ganda, talaga napaka-comfortable. Kaya I just wanna say thank you, OWA. I really appreciate na yung pagmamahal at concern nyo sa mga OFW and also to our mahal na Pangulo na other than Rodrigo Duterte. Thank you so much po, Mr. President, sa mga ginagawa nyo para sa aming mga OFW. Thank you so much po. But before that, itutur ko kayo muna dito sa hotel room quarantine ko. Napakaganda po, napaka-comfortable. Kaya thank you so much po, OWA. So, let's go. Isushow ko sa'yo yung room ko. So, guys, ito yung door. Pagpapasok mo dito. Tapos, meron silang salamin over here. Meron din silang cabinet na pwede mong... Oops! May plansyahan sila. Meron silang cord na ano, plansyahan. Pwede ka mag-hang ng iyong clothes dyan. Tapos, ito yung bathroom. Bathroom nila. Kompleto naman. Nagdagay sila ng sabon, shampoo, and conditioner. Mayroon din silang nilagay na toothpaste at toothbrush. Pero ako nagdala ko ng sarili ko. May mga toilet tissue na pinoprovide nila. Ito yung shower area. Yan, ang shower area. Which is very comfortable talaga. Ito yung bathroom nila. Ganda. Ang pangalan pala pa ng hotel na to ay Novotel Hotel. Dito po sa Cubao. Harap ng SM. Yan. May dalawang bed siya pero nag-iisa lang matulog. Kaya akin lang yung dalawang bed na yan. Ito yung room. Tapos meron tayong couch over there. Ito yung desk. Pasensya na sa mga kalat dyan. May TV. Tapos, ito yung window. Pagka-araw, ang ganda ng view eh. Kaso madilim ng gabi na kasi. Ayan. Kikita nyo yung mga buildings sa labas. Ang gaganda ng view. Pero kasi madilim na, kaya hindi masyado clear. So, tsaka meron, buti na lang, meron silang mga ano, pang coffee set dito. Kasi, as you know naman na coffee lover ako eh. Ayan. Kaya, thank you talaga, OWA. So, ito yung room ko talaga. Napakaganda. So, guys, naipakita ko na sa inyo, na-tour ko na kayo yung hotel room quarantine ko. Kaya, thank you sa OWA. Na ang ganda-ganda, bongga talaga, thank you so much. Parang worth it yung hirap mo nung pauwi ka, tapos ilang oras na parang hindi ka nakatulog sa biyahe. Pagdating mo, parang worth it yung hirap mo ba? Ang ganda ng higaan mo, ganun. So now guys, let's go back to our topic. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga, kung ano ang mga requirements, o kung ano ang mga dapat nyong ihanda, kung ano ang dapat nyong gawin kapag uwi po kayo ng Pilipinas sa panahon ngayon. Dahil ngayon, nagbalik na naman ang mga quarantine protocol nila dahil sa bagong Omicron variant. Para din naman yun sa ating ano, safety, ang ginagawa ng ating gobyerno. So, hindi ko naman alam kung parehas lang ang requirements ng ibang country like Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait, sa Saudi Arabia. Kasi ako, galing po ako Saudi Arabia. So, ang mga kailangan po, pag uuwi ka galing Saudi Arabia, papuntang Pilipinas, ay of course, ticket, yung visa nyo, yung valid visa, and passport, and negative RT-PCR test, swab test result,
and one health pass. Pero pag-usapan natin muna yung tungkol sa swab test. Okay, kailangan 72 hours pre your departure yung swab test result nyo. Kailangan valid pa siya pagka yung swab test result nyo na bago kayo uuwi. Katulad halimbawa, kung uuwi kayo ng after tomorrow, ngayong araw pwede na kayong mag-swab test. Tapos bukas makuha nyo yung result, pwede na yun, 72 hours. Ganun yung ginawa ko nung uuwi ako eh. Sunday uuwi ako, Friday ng hapon, nag-swab test na ako. 72 hours pre your departure, kailangan naka, meron kang negative swab test result. Tapos, yung one health pass, ako kasi nung nag-register ako sa one health pass, nag-register ako 3 days before my flight. Kasi mas maganda mag-register ka ng maaga. Kasi alam mo yun, pagka yung last minute ka mag-register, mamaya hindi mag-work yung business. Sometimes kasi ganun, dahil sa dami-dami ng mga OFW niya uuwi, lahat din yun nag-register sa One Health Pass, hindi lang ikaw. Kaya mas maganda na yung maaga. 3 days before your flight, pwede na kayo mag-register sa One Health Pass. I-fill up nyo lang lahat ng mga dapat nyong i-fill up dun sa One Health Pass, and then submit nyo, screenshot nyo yung QR code, screenshot, and then i-write nyo din sa paper. Kasi in case na na-delete nyo yung screenshot nyo, at least nasulat nyo siya sa papel yung QR code niya. Para makuha nyo din yung transaction number. Kasi yun ang gagamitin nyo para makuha nyo yung transaction number ng One Health Pass. So halimbawa, ang flight mo is mamaya na, sa umaga, punta ka dun sa One Health Pass. And then may makita kang na tab na yellow, nakasulat ay EHTC. I-click mo yon, and then ilagay mo dun, i-fill up mo yung transaction number na yung in-screenshot mo nung nag-register ka, at saka yung last name mo. And then, i-generate mo yung panibagong QR code. Tapos, screenshot mo yon. Then, yun ang ipapresenta mo pagka aalis ka na, pag mag-check-in ka na. Kasi tatanong sa'yo yun kung meron kang One Health Pass. Papakita mo sa kanila yung valid QR code mo. Yun. Yun ang mga kailangan bago kang umuwi. Pero, i-ready nyo din na yung mga tawakal na nyo. Kasi ako naman, hindi naman hinanap sa akin ang tawakal na. Nung pumunta ako sa airport, hindi naman naghanap. At saka yung certificate ng yung medical report natin, vaccine sa Sehati. Niprint ko yun, niprint out ko yun. In case na hinahanap nila, meron akong pinipresent ready. So, pero so far, yun lang naman ang kailangan nila. Passport, ticket, valid visa, one health pass, and 72 hours RT-PCR test, yung swab test result nyo. Yun ang kailangan. And then, pag nasa aeroplano na po kayo, may binibigay po sa inyo na tatlong form po. Isa po ay para sa OWA, isa ay arriving card, and isa po ay para sa Bureau of Quarantine. Ipi-fill up nyo po yun. While on flight po kayo, pipil upan nyo yung form na yun. Kasi pagdating nyo po, sasubmit nyo yun sa kanila. Para sa, isa para sa OWA, yung isa yung arriving card, tsaka yung isa para sa Bureau of Quarantine. So, pagdating naman po natin sa airport, nandyan naman po yung Philippine Coast Guard. Inaasikaso naman po nila tayo. And pagpasok nyo po sa loob, yung mga magche-check ng mga One Health Pass, at tsaka yung sa OWA, inaasikaso po nila tayo, hindi tayo papabayaan nila. So, thank you so much sa mga taga OWA, sa mga PCG na nag-aasikaso sa ating mga OFW. Talagang napaka, gentleman, napakabait nila. So, yun po ang kailangan and requirements kapag uuwi ka po galing Saudi Arabia, papuntang Pilipinas sa ngayong panahon ng pandemic na may bagong variant na naman. Dati po na Saudi, kahit nasa green list country ka pa. Saudi kasi nasa green list country na, pero nung una wala na daw quarantine pagka green list country at meron ka negative RT-PCR test na dala, yung result, wala nang quarantine, diretso bahay. Pero nang dahil sa bagong variant, binalik nila yung quarantine protocol nila. So kahit ako ay fully vaccinated na, both same brand Pfizer,
Tapos may swab test result pa ako. Kasi mandatory na ngayon yung swab test result eh, pag uwi ka ng Pilipinas. Hinahanapan ka na nila nun. Kasi tinamo ako, fully vaccinated na, same brand pa, meron pa negative swab test result. Naka-quarantine po ako ng 5 days. Iswab po ako ikalimang araw, tapos pag lumabas na po yung swab test result ko at negative yun, yung pwede na po ako lumabas or umuwi sa probinsya. Pero OWA pa rin po ang bahala sa atin. Sila po ang nagagasto. Free po yun. Depende na lang kung kayo ay dito lang sa Maynila, pagkatapos ng inyong quarantine, uwi na po kayo sa bahay. Ipagpatuloy nyo na po yung 14 days quarantine, yung home quarantine. Pero ang pagbilang ng quarantine nyo, from the day yung arrival nyo, yun ay count as day 1. Pag sa hotel quarantine naman, pag hinatid na kayo sa ng bus ng OWA sa hotel quarantine kung saan kayo i-quarantine, meron din doon na mga instructor na mag-a-advise sa inyo, tinuturuan kayo kung ano yung dapat nyong gawin, at mayroon kayong form na pinipill upan bago kayo makaakyat sa inyong mga room at magpapahinga na. So that's all guys that I wanna share, and next time I will be uploading about how to fill up a One Health Pass, inshallah, and magpapahinga na po ako dahil kakarating ko lang po ngayon. So see you guys on my next video. Thank you for watching. Bye.